ang Pinoy boxer na gumanti para kay Pacman. Pag-usapan natin yan mga chong. Kung bago ka pa lamang sa Muntikong Channel, ay hinihingi ko ang iyong suporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At huwag kalimutan, i-hit ang notification bell para sa madami pa nating usapan. Time out. Matapos ang pagkatalo ni Manny Pacquiao kay Med Gouen Singh Surat 3K Battery noong September 17, 1999 ay hindi na nga sila nabigyan ng pagkakataon na maglaban muli dahil umakyat na nga ng timbang si Pacman. Sa mga panahong ito ay may isang Pinoy boxing rising star ang gumuguhit ng kanyang pangalan. Yan ay sa katauhan ni Malcolm Eagle Eye Tonyakawa. Si Tonyakawa ay isang batang Cebu, isang kaliwete tulad ni Pacman. Ginamit niya ang boxing para may pangsuporta sa pamilya. Lumaban siya sa iba't ibang amateur fights. Taong 1998 ay pinasok niya na nga ang pro boxing at nakuha ang Filipino Flyweight Crown noong September 25, 1998. At noong May 19, 2000, siyam na buwan matapos ang pagkatalo ni Pacman sa kamay ni TK Battery ay nakatakdang labanan ni Malcolm Eagle Eye Tonyakawa ang Thai boxer. Baon ang nooy undefeated record na 10 wins at 5 knockouts ay haharapin ng Filipino flyweight champion Malcolm Eagle Eye Tonyakawa ang reigning WBC and lineal flyweight champion Med Gouen Singh Surat 3K Battery sa Thailand. Sa kanilang laban nga ay dinomina ni Tonyakawa ang buong laban. Gamit ang madaming kombinasyon at ang uhaw niyang manalo ay hindi pinaporma ni Eagle Eye ang nooy defending champion. Sa 7th round ng laban ay tuloy nang natapos panalo ang bagong WBC ang lineal champion Malcolm Eagle Eye Tonyakawa via knockout. Binugbog ni Tonyakawa ang nagpadapa kay Pacman. Madaming laban pa nga ang hinarap ng ating kababayan at noong 2014 ay tuluyan na nga siyang nagretiro sa boxing na may record na 35 wins, 20 via knockout at 3 talo. Kamakailan nga mga chong, si Malcolm Tonyakawa ay napabalita nasa bansang Japan at doon ay nagtatrabaho bilang isang garbage collector. Ayon kay Tonyakawa, ang mahalaga para sa kanya ay proud siya sa kanyang trabaho, marangal at walang inaanong tao. Ayon pa sa kanya, mataas ang respeto ng mga Hapon sa mga basurero. Ang importante, masayahin ka na tao. Manalo man o matalo, mabangon ka at baka bukas ay manalo na. Ang importante ay respeto. Magsisikap ka at darating din ang para sa'yo. Dagdag pa ng ating kampiyon. Mabuhay ka, Eagle Eye Malcolm Tonyakawa.